lumaki ka na walang mama at papa sa klase mo dati, Father's Day, Mother's Day? Wala. Hindi ako nag-attend. Wala naman yung papa. Sa klase lang. Sa klase mo lang? Kanina ko pa ito inaaya. Ano? Alina! Kanina pa kita inaantay ba? Tara na! Huh? Ano to? Umiiyak ka? Mamay! Ba't ka umiiyak? Ano magagawin ko sa labas? Maghanap na tayo ng deserving na tatay na mag-ano? May, kuha tayo video. Ayaw ko mabili ko, May. Hindi ko gusto, May. Mag-chove na? Kanina pa ako nag-aantay sa iyo, Buday ba? Nga po, masad lang umakita ako mga magpapa sa gawas. Masad lang po kayo. Walang mukha experience. So, yan na. Hade, papani mo. Patayin na. Singon? Sila. Pwede kita sa iyong papagang. Tara na ba? Ngayon na pakatawa. Ragayta ka. Inaaya lang, umiiyak na. Parang tanga naman tong batang to. Uy, kala ko mag-usap na tayo kagabi. Na ba? Oo, oh, May. Wala ka namang magagawa dito, kakamukmuk mo. Ilang taon ka? Wala na papa mo? Wala pa. Wala pang taon. So, di mo talaga siya nakita sa personal. E, di ba nakwento mo na pumunta ka sa lugar nila para makita yung puntod niya? Kita mo? Nakita puntod, pero wala namang pangalan. Ang swerte ng mga tao na nabuhay na may papa, no? Hindi naman lahat, day. May mga tao na may papa pero iniwan lang din. Hindi ka rin naman nag-iisa. For sure, sa mga pangga mo, may mga walang tatay, iniwan, or worse, pinagpalit yung nanay nila. Ang isipin yan, kasi lahat ng mga pangyayari, may purpose naman talaga. Tulad nung sabi mo sa post mo, diba? Gusto ko din ma-experience na pagmamahal ng isang papa, yung pag-care. So, lumaki ka na? Sa lola ko, si mama, nung 7 months pa lang ako, sakripisyo siya, pumunta siya sa Manila para magtrabaho. So, lumaki ka na walang mama at papa? Pero thankful pa rin naman ako kasi andyan yung lola at lolo ko. Andyan sila para tumayo ng mama at papa ko, tapos yung mga tito ko. Mahirap ba tuwing ano, sa klase mo dati, Father's Day, Mother's Day? Wala. Wala? Hindi ako nag-attend. Hindi ka pumupunta sa mga ganong event sa school? Wala naman yung papa. Diba, swimmer ka. Yung mga contest mo, sino pumupunta? Walang pumupunta para tignan yung contest mo? Kaklase lang. Kaklase mo lang? Pero dati, may honor ka. Ganon. Sino pumupunta pag kakabit na yung ano wala. Mo? Wala din? Si Lolo, bala lang. Doon lang siya. Di doon naman siya pupunta. Punta lang siya pag meeting. Meeting lang. Baka kasi may ginawa ka ng kalokohan. Hindi, busy si Lola. Saan yung Lola mo? Patay na. Yung napalaki sa'yo? Ilang taon ka? 2014 sila sabay na wala ni Lolo. So mga panahon na yon. Ako na lang. Anong edad mo? Ikaw na mag-minus May. Basta 24 na ako ngayon. 16, ganon. Siguro. Nung pagkawala nila, anong ginawa mo? Saan ka? Bin ako sa tita ko. Pero tuwing mga ganito talaga. Parang, ano yan? Interview? Parang ano? Kasi umiyak ka eh. Parang ayaw mo pag-usapan, ganon, pag mga ganitong event. Naalala ko nga tuwing Christmas, parang ayaw mo nang mag-celebrate. Nalulungkot ka na pag bare months na kasi narinig mo yung mga Christmas song. Bakit ganon? Siyempre, yung iba masaya. Pag-Christmas, ako naranasan ko kasi nung pagkamatay ng lola at lolo ko nung Christmas kasi yun. Tapos nag-Christmas ako na walang kasama. First Christmas na hindi sila kasama. Nung Christmas na yun, anong ginawa mo? Iyak lang. Iyak lang. Kapo, ano pa sila doon? Baong. Wala, hindi ko nga naranasan. Bago lang na ano? Bigyan ng ano, na regalo. Yung mga fans mo, ano, nagbibigay sa'yo? So, sa lahat, since na-video na natin to, si Normie, sanay siya na mag-survive mag-isa. Na-overwhelm talaga siya pag may mga gift na galing sa mga fans niya. Nagbibigay prutas, gulay, kahit-kahit
anong gamit na binibigay, maliit na bagay na appreciate niya, hindi niya man napopost, pero nagte-thank you siya in personal sa mga nagbibigay sa kanya. So dati pa lang, kinikwento ni Norme, problema na talaga yung pag-gising niya ng maga, kasi pinapalo pa siya ng lola niya. Siguro unauso yung mga video dati, eh. Binibigay ko pa ng lola mo. Ayoko lumabas, mamay. Ba? Ba? Parang tanga naman ako. Para tatawa sila. Pulubi na to. Kaya kayo mga pangga, halagahan yung mga magulang nyo hanggat andyan pa sila sa tabi nyo. Huwag kayong matigas ang ulo. Sundin nyo yung mga sinasabi nila kasi walang magulang na ipapahawak yung mga anak nila. Lahat para sa future nyo yan. Andyan sila para humingi kayo ng pera. Andyan sila para alagaan kayo kapag may sakit kayo. Kasi ako naranasan ko talaga nung time na kakawala lang ng lola at lolo ko. Nagkasakit ako tapos wala talagang nag-asikaso sa akin. Wala na, nakamukmuk lang ako nun. Buti na lang andun si Apple, binibigyan niya ako ng gamot at tubig. Palagi niya akong tinitignan nun. At pero syempre, bata pa man yun siya na time. So 10 pa siya nun? Ayun, naranasan ko talaga. Kaya ngayon, ayoko talaga na magkasakit kasi ayoko lang maranasan ulit yun. Pero alam ko naman na marami na nagmamahal sa atin ngayon. Huwag ka na malungkot. Nalulungkot yung mga pangga mo. Umiiyak. Naubos mo na yung tissue. Huwag ka na umiyak dyan. Matulog ka na lang buong araw. Yung isipin na kung nafe-feel nyo na alone kayo, lonely kayo, wala kayong kasama, sa dami-daming tao sa mundong ito, hindi lang ikaw ang nakakapag-feel niyan isang araw. So, alam nyo kung anong dapat isipin nyo is yung mga bagay na anong meron kayo na ang hirap kunin ng ibang tao. Like, ito, maganda yung higaan mo, nakatulog ka ng maayos. Itulad ng ibang tao, wala nang magulang, strive hard pa talaga ng grabe para lang makakain ng 3 beses sa isang araw. Mga ganong bagay, naliliit na bagay na dapat i-appreciate din natin. Hindi naman kasi natin na talaga magbabago yung mga ganong sitwasyon. So, tulad ng sabi mo sa post mo, hanap na lang tayo ng paraan para maging masaya. Siyempre, kaya nga, ginagawa natin palagi. Kala. Lagi natin pinapasaya sa sarili natin kasi nga, may mga kulang talaga sa buhay natin. Para makalimutan natin yung mga pagpalungkot sa atin, gawin natin yung makapagpapasaya. Siyempre, hindi naman talaga maiiwasan sa buhay natin. May mga araw talaga na malungkot tayo, parang wala tayong ganang gawin kung ano yung dapat natin gawin. Ikaw, ano yung parang stress reliever mo? Parang gala. Gala tsaka? Rides. Gala, matulog. Ba?